Sige po. Okay. May pinabibigyan ko kayo na siyang dito, ha? Okay. Salamat. Thank you. Good day. Kaibigan, magandang araw na sa Visayas at Mindanao. At syempre ako po si Taong Gala, kasama po natin si Pintorados. Sa araw na ito, mga kaibigan, nandito po tayo sa pusod ng Quiapo, kung saan ay mayroon po tayong mahalagang misyon na ating pong gagampanan. Kung iyo pong matatandaan, yung pong mga nagdaang mga araw, ay ating pong na-i-vlog, na ipalabas po natin ang isang espesyal na bata na ating nakita sa harap ng simbahan. Isang nanay ay may kalong-kalong batang maliit na nagulat ako sapagkat 12 taon na bala siya. Siya ay dinapuan ng sakit ng dwarfism, isang kakaibang uri ng sakit na kung saan kinokontrol ang paglaki ng isang individual. Sa pagkakataong ito, nagkaroon tayo ng isang mabuting Samaritano na nakita ang ating vlog na siyang nagbigay tulong para naman masumpungan ang pangangailangan ng batang ating tinutulungan. 2,000 piso ang inabot ni Nanay May Mother Diary. Thank you so much, My Mother Diary, po sa inyong tulong. At sa ngayon po ay binalikan natin dito sa Quiapo. At syempre, tayo din po ay nagpapasalamat sa kasabay na tulong ni Mama Claire ng Laguna. Thank you so much po. Akalain mo, nakita mo lang sa isang video call natin, talagang hindi ka nagdalawang isip magpaabot sa kanya ng another 1,000 piso. Para po sa batang tinutulungan. Bueno, hindi na po tayo magtatagal. Tara, kausapin natin ang batang ating tinutulungan. Sa mga oras na ito ay suntok sa buwan kung makikita ko siya. Simba ng Quiapo at araw ng Linggo, maraming mga tao. Subalit hindi ko sinukuan. Hinanap ko si nanay kung saan siya pumipisto hanggang sa magpanagpo kami. Magandang hapon, inay. So bumiyahe po kayo ng parting Laguna, ano? Malayo ang biyahe na pinanggalingan ni nanay. Mula Santa Rosa, Laguna, sakay ng PNR train ay babaybayin niya papuntang Espanya o minsan diretso na mismo sa Divisoria. At mula doon, sasakay siya ng tricycle papuntang Quiapo. Ito ang routine na kanyang ginagawa. Biyernes, Linggo, at Miyerkules. Para isimba si Nazarene, kasabay na rin ang pamamalimos para matugunan ang pangangailangan ng bata. Isang malaking hamon para kay nanay, na minsan tulad ng sinabi niya, nakakaramdam na rin siya ng pagod. Nazarene. Oo. Alberto, ito po mga kaibigan, siya po ay taga Laguna. Akalain mo, mula po sa Laguna, bumabiyahe pa sila at sumasakay ng PNR para magsimba lang dito sa Quiapo. Aksidente ko rin po lang po siyang nakita. Kung kaya naping napakabuti po ika nga ng pagkakataon, sapagkat hindi natin inaasahan na sa paglalakbay natin dito sa Quiapo, tayo ang magiging tulay ng pagtulong sa pangangailangan ng Nazarene. Okay. So kaya ho tayo, kaya ako kayo pinapunta rito, ano, kasi po sa pagkakataong ito ay may magbibigay po ng tulong. So bali dalawa ngayon magbibigay ko sa inyo, ano po, 2,000 po mula kay nanay May Mother Diary. So and then mayroon po tayong kukuning Gcash. Sa Gcash po, 1,000 naman po mula po naman yan kay Mama Claire ng Laguna. So sana po makatulong ng maayos, ano, para kay Nazarene. Kumusta naman po ang inyong biyahe? Okay lang po, maayos po. Tsaka hindi naman po mahirap. Mahirap. Pero kumain na po ba kayo? Opo. Kalabang pa kami nagkain kasi ano, dumaan muna ako doon habang wala pa yung tren. Anong oras ko kayong umalis doon sa Laguna? Ano na rin ako, kuya, tanghali na sila po kasi naliligo pa at papaligo pa. Anong oras naman kayo babalik sa ngayon? Papayang pa yung simba muna ulit kami.
okay. Pero naipasalamatan mo muna natin ang mga taong tumulong. Una, si My Mother Diary. Nay, maraming salamat kasi nung ipinasa ko sa iyo ang video ay hindi ka nagdalawang isip na tugunan ang pangangailangan ni Nazarin. So, si My Mother Diary po ay magbibigay ng 2,000 piso para sa iyo. Pasalamatan lang natin. Maraming salamat po, Mother Diary, sa mga binigay mo sa amin maglolang tulong. Sana po pagpalain po kayo ng Pangulo. Maraming salamat po. So inay, atin na pong iabot ang perang binigay po ninyo, no? Ito na po, 2,000 para kay Nazarin. Sa muli po, maraming salamat po. So tanggapin niyo po inay ang 2,000. Okay. And then pagkatapos po nito inay, iabot ko pa rin po sa inyo ang iabot ko po sa inyo ang 1,000 piso, ano? Yan naman ay galing kay Mama Claire. Pasalamatan niyo po si Mama Claire. Maraming salamat po, Mama Claire, sa mga binigay po niyo sa amin. Maraming salamat po. Kaibigan, nandito po muli tayo sa Quiapo, sa Lingkuran. Ito po ang lugar na kung saan una natin nakita si Nazarin. Okay, so ito po. Okay, inay, papasalamatan natin si Mama Claire, ha? Mama Claire, maraming salamat. Oh. Ito po yung pinapaabot ninyo. Another 1,000 para po kay nanay at saka kay Nazarin, ha? Ito po ang kamutan. Pasalamatan nyo lang si Mama Claire sa Laguna. Maraming salamat po, Mama Claire, mga taga Laguna. Ako po ay humingi rin po akong tulong sa inyo. Maraming salamat at pagpalaan po kayo ni Lord. Okay, maraming salamat, Mama Claire. Thank you po. Maraming salamat po sa iyo. At talaga namang hindi ko kayo nagdalawang isip na tulungan. Naway, sa pamamagitan po nito ay mas makita pa ang kanyang kalagayan at maging daluyan tayo ng biyaya sa pagtulong. Isa po sa ating gagawing misyon ay hindi lang po hanggang dito sa Quiapo, kundi ang hangad po natin ay marating po mismo ang kanilang lugar. Abangan nyo po sa susunod na araw, ako po'y lalakbayin ko po ang Santa Rosa upang mismo puntahan ang kanilang lugar. Nang sa gayon ay makita natin ang kalagayan mismo nila. Nauunawaan natin na sa pamamagitan ng pagpunta nila, mas makikita natin kung ano ang saktong tulong na nailan ibigay po natin sa kanila. Ay, maraming salamat po muli, ha. Thank you so much. Sana po ay makatulong ulit sa inyo yan, ha. Subalit habang kami nag-uusap ni nanay, may napansin akong isang babaeng kumukuha din ng video. Akala ko ay dinudokumento lang niya ang aking ginagawa. Subalit nagulat ako. Isang sorpresa ang aking narinig mula sa kanya. Needs niyo, yung kailangan niya, yung po nanay niya. Opo, sino po ang nanay niya? Yung kailangan daw po niya. Ano itong kailangan po? Kanyang needs. Ano po, yung mga gatas, mga diaper. Kayo po yung ina. Lola po ako niya. Lola, ako. So, para narinig po galing kayo sa Santa Rosa, Laguna. So, may nag-reach out na ba para matulong ko aside sa inyo? Wala pa po, ma'am. Actually, this is the first time na nung nakita ko siya. Ano, so, bilang vlogger, na-antig naman ako. Yan po yung first time kong din aside sa inyo, pangalawa na po. Accidenting nakita niya. Okay. So, siguro, kay dahilan na nandito din ako ngayon. Actually, may nag-pledge sa akin na dapat sa school sana mapunta. Wow. Pero sabihin ko yon na sa kanya na lang. Grabe. So, i-work out ko yon sa organization ngayon sa Amerika na sa kanya ko na lang itutulong. Oh, grabe. So, paano yung number ko ba kayo? Meron po, ma'am. Bigyan niyo yung number. Bigyan niyo po yung number at kontakin ko po kayo. Ito po, ma'am, kunin niyo yung number.
Ma'am, ano po yung pangalan niyo? Marisol Best po. Yung mga kaibigan, so, sa pagkakataong ito, aksidente pong nakita natin si Ma'am Marisol. Isa pong advocate na talagang... for the children. For the children, yeah. So, talagang instant agad na nag-respond siya. No? Tama-tama, may proyekto siyang gagawin. At ilalaan na lang niya kay Lasan. Thank you so much. Na, ano pangalan po? Ano pangalan nung ako ay nasa rin po. Nasa rin pangalan niya? Ito po yung nasa rin. Oo, opo, opo. Ito po. Ang hindi na pangalan na sa akin? Opo, opo. Ito po nasa rin po. Pating sis pahirap na at kapalit ko yung nasa rin. Nadalawin ko rin kayo kapag naano ko rin yung mga ano namin po. Ano. Sige, malaki na po. So, bumiyahe lang po kayo kapag nag-cheat po kayo or ano sinakyan niyo po? Kasama po kayo? Hindi po, ma'am. Dito lang kami nagtatakot na bumabiyahe sila sa train eh. Nagkocontact lang kami dito kami nagkakatakot. Nagsasalita ho ba siya? Nagsasalita ka, Nazarin? Ano lang ho, yung puro anay lang po. So ito yung number po, no? Kukontakin ko po kayo, then dadalawin po namin. Salamat po, ma'am. Thank you so much. Sige po, so... Ako pinagpapasalamat din mga na naging daan ko tayo. So mga kaibigan, napakabuti po ng Diyos sapagkat dito po nakita po natin si Ma'am Marisol. Ano, isa po siyang advocate for children at ang kanya pong mga kaagapay ay mula po sa Amerika. So talagang instant na tulong at biyaya para po kay Nazarin sa pagkakataon. Salamat po mga kaibigan. Thank you so much po. Ako po si Taong Gala, kasama ko si Pinturados. Maraming salamat. Naway ibalik sa inyo ang inyong tulong ng siksikliklik at nagpumapa. Maraming salamat. Maging mapagbigay sa gabay ng Diyos upang maging tulay sa mga hikahos. Simpleng kadakilan ang pagtulong ng lubos. Sorpresa ng tuwa sa puso ay dagos. O sino ba ngayon ang ayaw bang matapos? Lahat naman tayo gusto ng maging maayos. Ito ang panahon ng pagbibigay. Ito lang ang sarili, may kusang kabutihan. Ano man ang iyong mga pinapasan, malalig ka lamang at malalampasan. Lagi mo tatandaan, kung di ka sigurado ay magtanong ka lang. Taong Gala, saan ka ba pumupunta? Bakit meron kang daladalang ligaya at pag-asa? Sa muli po mga kaibigan, tayo po ay nagpapasalamat kay May Mother Diary at kay Ma'am Clara de Mayuga ng IFFCI Laguna Chapter at sa Panginoon sa paggawa niya sa akin ng instrumento na maging daluyan ng pagtulong para kay Nazarin. Naway, makapunta tayo sa kanilang lugar upang sa ganun ay mas makita natin ang tunay na kalagayan. Alam natin na ang dapat dito matuldukan ay ang patuloy na pabalik-balik at pamamalimos ni Nanay sa Quiapo. Isang pagkakataon na kailangan matugunan sa lalong madaling panahon.